Hey guys, welcome back to another video. And sa video na to, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga kailangan nating pag-aralan bago mag-dive in sa React. So dito nyo malalaman kung ano dapat yung unahin nyo na matutunan before you learn React. So bago ko magsimula, maraming salamat nga pala sa ating mga subscribers and sa mga nagko-comment sa ating videos. Maraming salamat po kasi malaking tulong yan sa paggawa natin ng videos and malaking input yan sa akin as a creator. Kasi binabasa ko yung lahat and ini-imply ko sa mga future videos ko kung ano yung mga kailangan na mga followers ko. So maraming salamat and I hope you keep supporting me. So let's proceed. Ano nga ba yung mga kailangan natin before moving into React? So these are the prerequisites. So first, you will have HTML, then CSS, and then lastly, and more importantly, JavaScript. So ito yung mga kailangan natin bago tayo mag-proceed into React. But since this is a React crash course, I will focus more on the last part. So that is JavaScript. Kasi pag HTML and CSS, alam ko, meron na kayong mga knowledge dyan. But for the career shifters, don't worry. Itatakal din natin yan. Pero kaunti lang mga topics na maka-cover dito sa ating crash course. Okay. So let's move on. Ano yung mga kailangan mong matutunan sa HTML? No? So isa ito sa mga building blocks ng web development. So, anong mga kailangan mong matutunan before ka mag-proceed to React into developing React projects? So, ito yung iilan. So, you need to know how does HTML works. You need to know about elements and attributes. So, yung mga elements natin or HTML tags natin, more on paragraphs, divs, body, head, yung mga ganong tags. So, need nyo malaman kung ano yun and yung mga attributes na kasama sa mga tags na yun. So, for example, you will have a class attribute, you will have an ID attribute, and etc. So, yun yung mga need natin na pag-aralan. And you need to also have the knowledge, no? Kung paano mag-style ng mga HTML tags and elements. Ganon. You also need to know how to work with lists, like unordered lists, ordered list, mga ganon, and paragraphs. So, more on the displaying side. And lastly, importante rin na malaman mo kung paano gumamit ng mga HTML forms and how to display images. So for me, this is what you need to learn in HTML before you move in into React. So ito lamang yung mga kailangan mo matutunan. So moving on, the next one is CSS. So what you need to know about CSS? So you need to have a good understanding of elements, class, and ID selectors. So, yun yung mga kailangan mong matutunan in CSS. You need to also know about the basics of styling. So, you have to know how background borders work and other types of styling. So, text styling and formatting. And bakit ganito lang, no? Bakit hindi ko kailangan mag-dive deep, sa CSS? Bakit? Kasi, it will be a long journey, no? Kasi, it's a tough task to master CSS as a front-end developer. Kasi napakaraming stylings, napakaraming ways para gawin ang isang bagay. And matutunan mo lang talaga ito pag nag-build ka na ng mga projects, ng sarili mong projects. Kasi dun mo apply kung ano yung mga CSS na kailangan mong gamitin, yung mga techniques na kailangan mong gawin. So, for now, ito lamang yung mga basics na kailangan mong matutunan in CSS. And moving on to the most important part, before you move into React, so you really need to have a good understanding of your JavaScript. So you need to have a good understanding again of JavaScript. So you have to know how to declare variables, what are the data types, ganun. You need to know more about conditional statements like mga if, or if else, and then mga ternary operators. Kailangan matutunan yun. Next one, you have to know how to work with other data types such as working with arrays and objects. So, sa React, sobrang need talaga na mayroon kang alam about arrays and objects. The next one is event handling. So, it will be a mix of HTML and JavaScript for event handling. Also, you need to know a little more about DOM manipulation or yung mga object manipulation natin or mga manipulation ng mga CR HTML elements natin. So, need mo yung malaman. And lastly, the ES6 features. So, para lang siyang ano, standards or mga
syntax na kailangan mong gamitin para mas mapadali pa yung trabaho mo. So yun yung behind that ESX features. But don't worry guys, I will have a video for this, no, sa mga prerequisites natin about HTML, CSS, and most importantly, JavaScript. But I have one advice, no, for everyone, sa lahat ng mga developers dyan. And ito yung sa next slide. Don't waste your time. Or don't waste so much time. Bakit? Kasi as a developer, hindi mo talaga kailangang aralin lahat kasi marami talaga, no? Marami ka talagang dapat pag-aralan kasi syempre, malawak yung web development, malawak yung mobile development. But you need to know, as a developer, your priorities. Kailangan mong alamin kung ano yung mga dapat pag-aralan and you need to move on, no? You need to move on to another step para makagawa ka ng sarili mong project and doon ma-apply mo yung mga natutunan mo. So, another advice as well is, nung nag-start ako, no, so based on my experience, hindi naman talaga ako, hindi ko naman talaga kasabisado lahat ng syntax, lahat ng tags, ng HTML, ng CSS, ng JavaScript, ganun. But when I dive into React, that's when I learned more on those prerequisites. I don't advise it, but it is needed. For example, sa work mo, your employer will not give you that so much time, no, to study something or some tool in your development. So, hindi sila magbibigay ng napaka habang oras. Like, for example, 3 months, 4 months. So, sobrang lucky mo na pag meron kang employer na nagbibigay ng ganong oras. So, usually, it takes around 1 week or 2 weeks. Bakit? Kasi they need your output, no? Kasi it's a company. They have their business, no? You're just an employer there. So, lucky ka na pag may employer na ganon, na nagbibigay ng training talaga or bootcamp sa mga trainers or employers or employees nila. So, ayun lang, don't waste too much time on memorizing the syntax of HTML or CSS. And more importantly, you need to master lang yung JavaScript kasi React is built on top of or heavily reliant to JS. So, yun lang. For the next video, I will give you a quick recap or an introduction to JavaScript and the important tools and features that you need to know before moving on to React. So, maraming salamat sa suporta. I hope you like, share, and subscribe this video. And continue to follow dev.code here on YouTube and TikTok. See you on the next video.